Isang mapagpalang umaga, mga Dawn Watcher, purihin po ang ating Panginoon sa lahat po ng mga nasa Zoom at sa lahat ng mga nasa Facebook. Good morning to all of you. Naway ang biyaya po ng Diyos sa paghanap natin sa ating Panginoon. Idagdag ng Diyos ang lahat ng mga biyaya ng kalangitan sa atin pong mga buhay. Ngayon pong araw na ito ay atin pong pag-uusapan ang dalawang series po ng Love One Another. Ang pauna po ay ang ilang mga paliwanag patungkol po sa sinasabi ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay magmahalan. Ang sabi po ng John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung papaanong kayo'y minahal, kung kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Binabanggit po dito ang ilang ulit, dalawang ulit na binanggit, magmahalan tayo. Ito po'y pananalita na may pag-uutos ng mula sa ating Panginoon. Pag-uutos, bakit magmahalan? Dahil una po'y minahal tayo ng Diyos. Bakit magmahalan? Dahil kailangan ito upang maiabot natin sa isa't isa ang pagmamahal. Bakit magmamahalan? Upang makilala tayo ng maraming mga tao na talagang tayo po ay tunay na mga alagad ng Panginoon, tagasunod ng ating Diyos na buhay. Kaya bilang mga mananampalatayan ng ating Panginoon, napakagandang kalidad o fundamental quality ng isang Kristiyano ang tinatawag po nating pagmamahal. Sabi nga natin, love. This is the characteristic word for Christianity. Na hindi mo po pwedeng masabi na ikaw ay Kristiyano kung wala kang pagmamahal. Hindi po pwedeng sabihin na ikaw ay tunay na Kristiyano at mananampalatayan ng ating Panginoon kung wala sa puso mo ang salitang pagmamahal or caring enough to sacrifice for what is best. Handa na magsakripisyo, handa na ibigay ang lahat ng makakayang maibigay dahil mahal natin ang isang tao, mahal natin ang ating Panginoon. Susundin, gagawin, mapapasaya, paglilingkuran ng may katapatan sa ating Panginoon. Sa anumat anumang mga sitwasyon ng mga tao na ibinibigay ng Panginoon sa atin, let us love one another. Ang mahalin, ang kapwa, ang mahalin, ito po ang ikalawa sa pinakamahalagang utos na ibinigay ng Panginoon sa Matthew 22, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love others. Love your neighbors as yourselves. Ito po yung binabanggit ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya ng Diyos, kailangan meron tayo nito sa ating mga buhay. And again, ang pag-ibig, utos ng Panginoon sa atin. Ibinigay na utos, a new commandment, a new motivation with a greater intensity. Medyo mabigat na binabanggit na kung paanong tayo ay minahal ng Diyos at nakatanggap ng pagmamahal ng ating Panginoon, iabot po natin ito sa iba. As I have loved you, ang sabi ni Jesus, kung paanong kayo ay minahal ko, ipakita din ninyo na kayo ay nagmamahalan. Kaya ito po ay magsisilbing patotoo sa buong mundo. Bilang ikaw ay mananampalataya ng Diyos, sasaksi sa maraming mga tao ang pagmamahal sa iyong puso. This is a testament, our testament to the world that we love them. They have the right to judge us based upon this love. May karapatan ang ibang tao na tayo ho ay husgahan, especially kapag pinag-uusapan ang pagmamahal, ang pagtulong sa kapwa. May karapatan sila dahil bilang isang Kristiyano ay dapat maipamuhay natin ang pagmamahal ng Panginoon dahil ito po ay iniuutos ng Diyos sa atin.
ang tayo ay magmahalan. Isang bagong utos na ibinigay ng Panginoon sa atin. Let us love one another. Sabi nga natin, love one another. Mahalin ang ating kapwa. Unay ang mahalin ang Diyos. Pangalaway ang mahalin natin, ang ating pamilya, asawa, mga anak. Mahalin natin ang ating mga kapitbahay. Hanggang sa sukdulan na sinasabi din ng Panginoon, mahalin natin ang ating mga kaaway. Dahil dito, magpapatunay at magpapatotoo ang pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin sa ating kapwa kapag tayo ho ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Isang utos na ibinigay ng Panginoon sa atin, love one another. This is a command na kailangang taglay nito ang pagkakaroon ng malinis na puso na binabanggit ko ng pinabanggit ng 1 Peter 1:22. Ngayon ay malinis, nalinis na ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at nananahan sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at taus puso kayong magmahalan. Ang nararapat na binabanggit ng ating Panginoon bilang mga lingkod ng Diyos at bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, sumunod tayo ng mayroong malinis na puso dahil ito ang naisin ng Panginoon sa atin. Pangalawa, binabanggit din sa Romans chapter 13 verse 8 to 10 na walang utang na loob. Hindi utang na loob except to love one another. Walang anumang bagay na hihingin. Walang anumang kapalit na hihingin. Pagkos, ipapakita mo na ikaw ay nagmamahal, and this fulfills the law. Ito ang pag-ibig ay katuparan ng mga kautusan ng ating Panginoon. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Ito po ang utos na binabanggit ng Panginoon sa atin. Amen po? Amen ho ba? Naintindihan ho ba natin? So love, describe, ano ba ang paliwanag patungkol sa pag-ibig na ito ng ating Panginoon? Ano po ba ang binabanggit about the love ng Panginoon sa atin? Binabanggit na this is a keep loving one another, magpatuloy na magmahal sa ating kapwa, magpatuloy na gawin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito ang pinagagawa ng Diyos sa atin eh. Let us keep loving one another, magpatuloy ka kapatid. Sa 1 John chapter 3, verse 11, tsaka yung verse 10 hanggang verse 23, ay binabanggit na magmahalan ang isa't isa. And sa verse 10, binabanggit po na he who does not practice righteousness nor love to his brother is not of God. Kung hindi natin ipinamumuhay ang katwiran ng Panginoon, kung hindi natin ipinamumuhay ang pagmamahal sa ating kapwa, we are not of the Lord. We are not of God. Hindi ka sa Diyos. Hindi tayo sa Diyos. Kaya ipinapaliwanag po dito na ang pagmamahal ay kailangan galing sa ating Panginoon. At manggagaling lamang po ito sa Diyos kung lalakad tayo sa katwiran, kabanalan, at lalakad tayo ng may pag-ibig mula sa ating Panginoon. So verse 14 ay binabanggit that we have passed from death to life because we love the brethren. Dahil minahal natin ang ating kapwa, nailigtas tayo mula sa kamatayan. Katanggap tayo ng kaligtasan mula sa kamatayan ng ating buhay patungo sa isang buhay na kaloob ng Panginoon para sa atin. Let us love one another. Ano pa po ang paliwanag? Binabanggit na ang pag-ibig ay he who does not love his brother abides in death. Na ang isang tao na hindi umiibig sa kaniyang kapwa ay patungo sa kapahamakan, patungo sa kamatayan ng kaniyang buhay. Punuin natin ng pagmamahal ang ating mga puso, at kalakip ng pagmamahal na ito ay ang wagas
buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Let us fill our hearts with the love coming from heaven. Love is life. Ito ay buhay natin. Ito ay buhay na kaloob ng Panginoon sa atin. And sa verse 16, are we willing to lay down our lives for one another? As Jesus laid down His life for us. Ready ba tayo? Nakahanda ba tayong maghandog ng ating buhay for the sake of other people? Pero kung talagang willing ka na isakripisyo mo ang iyong buhay katulad ng pagsasakripisyo ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, mapalaya lamang at mailigtas lang tayo ng ating Panginoon. Pero bakit hindi natin magawa na mahalin ang kapwa natin? Kung binabanggit po dito na we are willing to lay down our lives for one another, pero hindi natin kayang magsakripisyo na sharean ng Word of God ang ibang tao. Willing to lay down our lives to one another, pero hindi naman natin makaya at magawa na makatulong sa ating kapwa. Ni mag-abot ng ating mga abuloy, mag-abot ng konting tulong sa ibang tao, bagkos maraming taong nanunumbat pa, maraming taong nagsasalita ng hindi pa maganda, imbes na punuin ng pagmamahal. Kapatid, si Jesus nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa inyo. Kaya naman, sa abot din ng ating makakaya, ibigay din natin at ialay din natin kung anuman ang mayroon tayo sa ating mga puso. Ano pa po ang klase ng pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay? Nabanggit po uli, 1 John chapter 3, verse 17 to 18. Are we even willing to help each other? Kaya ba nating tumulong, magtulungan sa isa't isa? Pag nagtulong-tulong, lahat ng bagay ay magagawa natin. Iyaan natin na anuman ang kaya nating itulong sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating iglesia, at sa ibang tao, gawin natin. Dahil anumang ginagawa natin sa kanila ay ginagawa natin para sa Diyos. So let us be willing to help each other. Ano po ba ang maitutulong ko sa inyo? At ano nga ba ang maitutulong ninyo sa akin? Mag-post po kayo. Ano ang pwede kong itulong sa iyo, kapatid? At yung mga gusto kong humingi ng tulong or may kailangan, mag-reply po kayo. Tulungan mo akong manalangin sa Panginoon, sa aking kagalingan. Tulungan mo ako na manalangin ng may pananampalataya na makaahon sa mga problema ng buhay. Magtulong-tulong po tayo. Magpalakasan po tayo. Ito ang tawag ng Panginoon sa atin. This is a quality of a genuine heart, sabi ng 19 to 21. Isang tunay na puso, isang may kalidad na puso, ang ikaw ay mayroong pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. At mula naman po sa verse 22 to 23, ang tinatanong po dyan, do we want our prayers answered? Sino po ang gusto na tugunin ng Diyos ang kanilang mga panalangin? Magsabi po ng Amen. Sabi natin, Lord, gusto ko pong tugunin mo ang aking mga dasal at panalangin. Sulat po ninyo, Lord, tugunin mo po ako sa aking mga panalangin. O gawin po nating positibo, katulad po ng atin pong prophetic declaration. Panginoon, salamat sa pagsagot at pagtugon sa lahat ng aming mga dasal. May pananampalataya sa Diyos, inaangkin na natin ang lahat ng mga katugunan sa panalangin na iyon. Kaya binabanggit ho ng verse 22 to 23, keep His commandments. Kung gusto mong ikaw ay tugunin ng Panginoon sa lahat ng iyong dasal at panalangin, keep His commands. Gawin ang mga kautusan ng ating Panginoon.
ito pa rin ang mga sinasabi ng Panginoon. Again, loving others, loving one another is a command from the Lord. Utos po iyan ng Panginoon na maghahatid sa atin ng kalapitan sa puso ng Panginoon upang ang ating mga panalangin ay tugunin ng Diyos. Do those things pleasing to Him. Gawin natin ano nga ba talaga ang mga bagay na magpapasaya at magbibigay lugod sa Diyos. Ang sambahin ang Panginoon, ang parangalan ng ating Diyos, ang tupdin ang mga kautusan ng Diyos, ang gawin ang lahat ng nasa sa puso at binabanggit ng Panginoon, this pleases God. Ang maging karangalan ng Diyos, ang makapaglingkod sa Panginoon, ang makasamba sa ting araw ng pananambahan, this pleases God. At kapag ginawa natin ito, our prayers will be answered, tutugunin ng Panginoon ang ating panalangin. Kapag tayo ay nag-evanghelyo, nag-evangelize, kapag tayo ay umabot ng pagmamahal sa ating kapwa, God answers our prayers. And also, if we believe on His name, kapag tayo ay nanampalataya sa pangalan ng Panginoon, God answers prayers. Natugon tayo ng ating Panginoon. Let us believe in the name of Jesus. At isa pa po, para tugunin ang ating panalangin, love one another. Ang mahalin ang ating kapwa. Ito ay may kalakip na kalapitan sa ating Panginoon upang tugunin tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga dasal, lahat ng ating mga panalangin. Talon ho tayo sa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang verse 21. Binabanggit naman ho ng verse 7, Beloved, let us love one another. This is more than a suggestion. We cannot ignore this. Hindi natin po pwedeng talikuran ang binabanggit ng Panginoon. Beloved, let us love one another. Higit pa sa suwestiyon dahil alam po natin may kalakip na pangako na tayo itutugunin ng Diyos. May kalakip na biyaya at pagpapala kapag ito po ay ating sinunod. At binabanggit din po ng verse 7 that this love is of God. Ang pagmamahal po na ito ay galing sa Diyos. It originates with Him. Galing sa ating Panginoon. And is this quality by which we are created in His image? Ang Diyos, ang pag-ibig ay galing sa Panginoon. Tayo man din ay galing sa Diyos. Kaya kailangan po maging katangian ng bawat isa sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoon because we are created in the image of our God. At manahan dapat sa puso natin ang pagmamahal. At higit sa lahat, tinuldukan, nagbigay ho ng conclusion na God sa verse 8 ay binabanggit that God is love. Parang love is God, is of God. Let us love one another. Love is of God and love, God is love. Ang kabuuan ng pagmamahal ay ang Diyos. Kung wala tayong pag-ibig sa ating puso, sabi natin kanina, hindi nananahan ang Panginoon. Hindi natin maipapakita na tayo ay may Diyos at may Kristo kapag hindi natin pinapakita ang pagmamahal. Love demonstrates that we know God. Pinapatunayan at pinapakita na kung tayo man po ay may tunay na pagmamahal, tunay na kilala natin ang ating Panginoon, kapag tunay na kilala po natin ang ating Panginoon, ang pag-ibig ang siyang naipapakita natin. And again, nauunawaan natin ang pag-ibig ay ang ating Panginoon. At ang Diyos natin ay puno ng pag-ibig dahil siya mismo binabanggit dun sa verse 9 and verse 10 that God demonstrated His love.
mismo ang Diyos na eh. Mismo ang Panginoon na. Ang siyang nauna na nagmahal. Mismo ang nauna na ang ating Panginoon na nag-abot ng pagmamahal sa sangkatauhan. Amen? Minahal na ho tayo ng ating Panginoon kung kaya't dapat po nating ipakita sa buong mundo na mahal natin sila dahil ang Diyos ang siyang ipinapakita natin. Amen? So, let us love one another. Sabihin po uli ninyo, pakitype po natin, love one another, and God demonstrated His love for us. Pwede ho bang magsalita tayo ng pasasalamat sa Diyos at dahil patuloy na pinagahari ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa ating buhay at damang-dama po natin ito. Damang-dama natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Another, ilan pa po na mga binabanggit na description ng pagmamahal. So in verse 11, love, His love motivates us to love one another. At ngayon, ang pagmamahal na mayroon ang Diyos, ito ang nagtutulak sa atin. Ito dapat po yung nagmamotivate sa puso natin. Mahal ako ng Panginoon, kaya mamahalin ko din ang ating kapwa. Mamahalin ko rin ang ibang tao. Even they're not as lovable, kahit na hindi ho sila kaibig-ibig. Kahit na may mga taong hindi ka mahal-mahal. Pero dahil puno ka ng pagmamahal ng Diyos, you will love them the way they are. You will love them kung sino sila. You will love them dahil sila man din po ay anak ng Diyos. You will love them dahil binigay sila ng Panginoon sa atin. Let us love one another. Magmahalan po tayo sa isa't isa. Ito ang utos ng Panginoon sa atin. In verse 12, binabanggit, necessary, if we want God to abide in us, kung gusto nating manahan ang Diyos sa ating buhay, as we love one another, His love is perfected or fully accomplished in us. Pag nagmamahal tayo, the Lord is abiding in us. Nananahan sa buhay natin ang Diyos. Tayo lang Diyos ay pag-ibig. Meron tayong Diyos sa ating puso. At ang pag-ibig na meron tayo sa puso na ito, it perfected us. Fully accomplished in us. If we love one another. Pag minahal ninyo ang kapwa ninyo, this love is perfected us. Inaayos tayo ng Panginoon. According to His image. Kailang imahin ng Diyos pag-ibig eh. Ang larawan ng Panginoon ay pagmamahal. So let us love one another. Let us love them. We love Him because He first loved us. Sabi ng verse 17 to verse 18. So mahal natin. Mahalin natin ang ating Panginoon. Mahalin natin ang Diyos. Dahil unang nagmahal ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Ilan na lamang po ito. Gusto ko rin hong makita natin the contradiction when one professes to love God and yet he hates his brother. Para ho yatang hindi tama. Para ho yatang magkasalungat. Na binabanggit natin, I love the Lord and yet you hate your brothers. Sabihin natin, I love the Lord pero may mga kaaway ka. Hello? Sino po yung mga kaaway natin? Meron pa po ba kayong mga kaaway? Forgive them. Ay, iyan ang Diyos nagpatawad sa mga nagkasala. May mga kaaway ka? Forgive them. Love them. Because God loves them also. Mahalin natin sila. And hating our brother demonstrate that we don't understand love. Kung ang kapwa natin ay hindi natin mahal, ipinapakita na hindi natin totally na nauunawaan ng patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Let us love our brethren, let us love one another, dahil alam natin ang pangunawan ng pag-ibig
galing sa Diyos ay ibinigay ng Panginoon sa atin. Binabanggit ho ng verse 21 that this commandment we have from Him, we must or we should love our brethren. Dahil sa mga pananalita na ito, sa mismong sa Diyos na nanggaling na ito po'y utos ng Panginoon, let us love them. Let us love them. Mahalin natin ang ating kapwa. That is why ang pag-ibig na pinapaliwanag po natin ngayong umaga na ito ay pag-ibig na dapat ay magbunga, dumami sa buhay natin. May the Lord's love increase in us. May the Lord's love increase more and more, even though we love, let it increase dahil meron na tayong pagmamahal. Bayaan natin, let it increase more and more. Madagdagan pa palagi. At ito po yung mangyayari at magaganap na lalo pang mag-increase, lalo pang madagdagan ang pagmamahal natin. Alam niyo po ba kung paano? Let us know more God. Let us seek God more. Let us love God more. And it will increase and love will increase more and more in our lives. Sabi nga natin, I love you, Lord. I-text po natin, isulat po natin, comment natin, I love you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Let us love God more and more. Kaya ang punot dulo po ng lahat ng ito, is there any question that we must love one another? May question po. Kukwestiyonin pa ba natin ang pagmamahal sa ating kapwa patungkol sa Panginoon? Kukwestiyonin pa ba natin ang katuruan na ito, na utos ng Diyos? Kukwestiyonin pa ba natin na, kapatid, minahal ka na una ng Panginoon? That is why in these troubling times, we need each other so much. Kailangan natin ang kapwa. Kailangan nating magmahal sa ating kapwa. Kailangan nating abutin ang ating kapwa ng may pagmamahal sa ating puso. Magpasya po tayo na ngayong araw na ito ay matutunan na talaga natin with all our hearts na mahalin, na mahal tayo ng Panginoon. Let us resolve that we will learn this love and keep it in our lives. Let us resolve in ourselves na maitanim natin sa ating puso, pag-aaralan ko, uunawain ko ang patungkol sa pag-ibig. Kilalanin ko itong mabuti at pananatiliin ko ito sa aking puso, sa aking buhay. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Mahal ba natin ang Diyos? Hayaan natin na sa atin pong buhay, walang anumang bagay sa mundo na ito can satisfy us. Only God's love. Hingin natin ngayong umaga po na ito, Lord, punuin mo ang aking puso ng pagmamahal galing sa iyo. It's only your love, it's only your goodness, it's only your kindness and compassion, it's only your presence can satisfy. Matututunan po nating mahalin ang ating kapwa kung alam natin sa ating buhay, punong-puno tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Oh God, we honor you and we love you, Jesus. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. And I could gain the world and all its treasures, but all those things would never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside.
It is your grace, your tender mercies, and your tender mercies. It is your presence in my life. It is your presence in my life that satisfies. It is your love, and it is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your presence in my life that satisfies. It is your love in my life that satisfies. Salamat, Panginoon. Minahal mo po kaming una. Salamat, Panginoon. Nagsakripisyo ka ng higit para sa amin. Salamat, Panginoon. Nag-alay ka ng iyong buhay para sa amin. Ikaw na ang nagturo ng uri ng pagmamahal na kailangan po namin ipamuhay. Tulungan mo po kaming magawa namin na una magmahal sa iyo, pangalawa'y magmahal sa aming mga kapwa. Bayaan po ninyo, O Diyos, dito sa puso na ito. Matutunan namin at maunawaan namin ang katotohanan ng iyong pagmamahal, katotohanan ng iyong pag-ibig sa aming mga puso. And I pray, Lord, abutin mo ang inyong mga anak. Ngayong umagang ito, abutin mo ang kanilang mga puso hanggang sa maunawaan ng bawat isa po sa kanila ang labis na pag-ibig na nagmumula sa iyo. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Abutin niyo po kami. Pasaganain niyo po kami ng pagmamahal mo upang ito po ay maiabot namin sa maraming mga tao. Let your love fill us. Let your love fill these hearts. It is your love that is in our hearts will satisfy us. It is your presence. It is your kindness. Kabutihan mo, biyaya mo. Ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig ang siyang manatili sa amin pong mga buhay. Lord, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Sino man po yung mga tao na alam namin, hindi namin kayang mahalin, turuan mo po kami. Turuan mo kaming mahalin ang aming asawa, ang aming mga anak, higit katulad ng pagmamahal namin sa iyo, katulad ng pagmamahal mo sa amin. Turuan mo kaming mahalin ang aming kapitbahay, turuan mo kaming mahalin ang aming kapwa-tao, turuan mo kaming mahalin kahit ang aming mga kaaway. Dahil ito ang iyong kalooban. Ang kami ay sumunod sa iyong utos, love one another. Help us, Lord. Help us, O God. In the name of Jesus. Lord God, hayaan mo na ang inyong mga anak ay tunay, umusbong, umunlad. Managana sa aming buhay ang wagas po ninyong pag-ibig. Thank you, Lord. Punuin mo kami ng pagmamahal mo simula sa araw na ito. Fill us with your love and we will arise and we will build a love-driven culture. Magtatatag po kami ng isang Norsagaray, ng isang JIL Church, ng aming pamilya. Isang kulturang punong-puno ng pag-ibig. Isang tahanang punong-puno ng pag-ibig. Isang church na punong-puno ng pag-ibig. Isang bayan ng Norsagaray na puno ng pag-ibig. Help us, Lord, indeed, na magawa namin at maisakatuparan namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Hanggang sa lubusan, makita ng maraming mga tao sa aming kapaligiran. Ang Diyos ng pag-ibig ay nasa sa aming mga puso. Panatilihin po ninyo ito sa aming buhay. Ito po ang pasya ng aming buhay na kami ay lalakad lamang sa iyong katwiran at sa iyong pag-ibig.
Salamat po, O Diyos. We honor you and we glorify your name. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sumayin niyo po ang biyaya. Sumayin niyo po ang pag-ibig ng Panginoon. Ngayon bukas, magpakailan pa man. God bless you. I love you with the love of the Lord.